Are you okay, Mrs. Cole? Did she hurt you? Umiling naman siya at tipid na umiti sa asawa. Hindi naman, mahal ko. Nagkasagutan lang kami. Akala ko sinaktan ka na niya. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga. Thank you, mahal ko. Banayad na himas ang ibinigay ni Hunter sa likod niya. At umupo ito sa tabi ni Mabel. Are you tired, Mrs. Ko? Gusto mo na bang umuwi? Yeah, parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Nai-stress ako dahil kay Jess. Okay, let's go then. Uuwi na muna tayo. Ito. 5 minutes, mahal ko. Gusto ko munang pakalmahin ang sarili ko. Muling hinimas-himas ni Hunter ang kanyang likuran. Pag-uwi, kinabig siya nito at dinala sa tapat ng dibdib nito. Nararamdaman pa niyang hinalikan nito ang kanyang noo. Makaraan ng ilang saglit ay tumayo ulit si Hunter sa pwesto nito at inalalayan ang asawa na makatayo rin. Magkaagapay silang naglakad palabas ng kanyang opisina. Nakapulupot ang isang braso ni Hunter sa kanyang bewang habang hawak-hawak naman ito ang isa niyang kamay. Gail, tawag niya sa dalaga. Kaagad naman itong lumapit sa kanya. Yes, boss. Ikaw na munang bahala rito, ha? Uuwi muna kami. Sige. Thank you, Gail. Ngumiti pa siya sa kaibigan bago sila muling naglakad ni Hunter at tuluyan nang makalabas ng restaurant. Pinagbuksan at inalalayan siya ng kanyang asawa na makasakay sa front seat ng sasakyan nito bago ito lumulan din sa driver seat. Hawak-hawak lamang ni Hunter ang kanyang kamay habang nagmamaneho ito. Tahimik lang ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Tatay, nanay, nagmano sa kanila ang kanilang anak. Hello, langga. What's wrong po, nanay? Are you okay po? Your nanay's just tired, buddy. She needs to rest. Malungkot naman siyang tinitigan ni Sabjel sa kanyang mga mata. Pagkuway, hinawakan ang kanyang kamay. Let's go upstairs po, nanay, so you can rest na po. Anito. Later na lang po tayo mag-snack. Gumagawa po kasi kami ni na Lola Juicy at Lola Miranda ng pancake. It's my favorite and tatay too. Right po, tatay? Mumiti naman si Hunter sa anak. Yeah, that's my favorite son. Thank you, langga. Nakangiting saad niya. Mamaya na lang kakain si nanay, ha? Kasi I'm already tired. I really want to lie down. Saad pa niya. Okay po, come on po nanay, let's go upstairs na po. Hawak ng mag-ama niya ang magkabilang kamay niya, saka siya pumanhik sa mataas na hagdan. Nang marating nila ang silid nilang mag-asawa, ang kanyang anak pa ang nag-ayos ng kumot sa bewang niya habang nakaupo na ito sa kanyang tabi. Maybe you're sick, nanay. Tatay will call a doctor. Wala akong sakit, langga. I'm just tired and sleepy. Mabilis na saad niya sa anak. Are you sure, Mrs. Ko? Kasi baka nga may sakit ka. Binalingan naman niya ng tingin ang kanyang asawa na nakaupo rin sa bandang may paanan niya. Wala akong sakit, mahal ko. I'm just tired. Really. Dala siguro sa maghapong lakad namin kahapon ni na Mami at Nanay Miranda. Tapos maaga pa akong nagising kanina. Saad niya. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang na ang mga wedding organizer ang pumunta rito. Ayokong napapagod ka dahil sa pag-aasikaso para sa kasal natin. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga at ngumiti sa asawa. Inabot pa niya ang kamay nito. Mahal ko, kasal natin to. Kaya dapat lang na ako mismo mag-asikaso nito lahat. Para masigurado kung tama nga lahat ang gusto ko para sa wedding natin. Ikaw, kung ikaw naman ang mapapagod, Mrs. Ko. I'm fine. Promise, mahal ko. I'm just tired. Giit pa niya sa kanyang asawa. Nanay, akala ko po ba sabi po niyo sa akin, bawal po ang matigas ang ulo. Anang Sabjel habang seryosong nakatitig sa nanay nito. Napatingin siya sa kanyang anak. Pagkuway muling napatingin din sa kanyang asawa na ngayon ay nakangiti na sa kanya ng malapad. See, ayaw mo kasing makinig sa akin. Anang Hunter na hinagod pa ang baba niya habang panay ang ngiti. Kunwari ay inismiran niya ang kanyang mag-ama at ipinag-ekes niya sa tapat ng kanyang dibdib ang mga braso niya. Nako, kayong mag-ama ha? Pinagtutulungan niyo ba ako ngayon ha? Tanong niya. Kunwari ay nagtatampo siya rito. Humagiging naman si Sabjel at nakipag-appear sa tatay nito. I love you po, nanay.
Take a rest na po ikaw. Dito lang po kami ni tatay para po bantayan ka. Napangiti siya sa kanyang anak. Pag-uwi, kinabig niya ito sa bewang. Come here, langga. Tabihan mo na lang si nanay. Okay po, anito. Tatay, tumabi na rin po kayo sa amin ni nanay. Okay, nakangiting saad naman ni Hunter at sumampa na sa kama. Tumabi nga ito kay Mabel. Kinabig nito ang asawa upang ang braso nito ang gawing unan. Samantalang nakaunan din sa braso ni Mabel ang kanilang anak. I love you, Mrs. Ko. Hinalikan pa nito ang noo ni Mabel. Ngumiti siya ng matamis at malapad. I love you too, mahal ko. And I love you po, nanay and tatay. I love you, langga, Mabel. And we love you too, Buddy Hunter. Can I talk to you? Seryosong saad ni Jess kay Mabel nang muli siyang puntahan ng dalaga sa kanyang restaurant. It's been 2 weeks since the last time na magkita sila at nagkasagutan sa loob ng banyo. Ang akala niya ay hindi na ulit ito magpapakita pa sa kanya. Pero heto at nasa harapan na naman niya ito. Jess, I told you. I told you already. Please, mabilis na saad nito. Dahilan upang maputol sa pagsasalita si Mabel. Ang seryosong mukha nito kanina ay biglang napalitan ng lungkot. Mababa na din ang lungkot sa mga mata nito habang matamang nakatitig sa mga mata ni Mabel. I just wanted to talk to you. I promise. Hindi ako nagpunta rito para manggulo o awayin ka. And after this, hindi mo na ako makikita ulit. Anito. Kunot ang noo na saglit niyang tinitigan ang dating kaibigan. Nang maramdaman niyang hindi nga ito manggugulo, kaya ito pumunta ron, walang imik na naglakad siya. At tinungo ang kanyang opisina. Nakasunod naman sa kanya si Jess. Umupo siya sa kanyang swivel chair at muli niyang tiningnan ang dalaga. Have a seat, Anya. Kumusto naman si Jess sa visitor chairs na sa gilid ng kanyang lamesa. Ilang saglit na nakatahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa habang nakatitig lamang sila sa isa't isa. Maya-maya ay nagpakawala ng malalim na paghinga si Jess. I'm sorry, Mabel. Bahagi siyang napamaang nang marinig niya ang sinabi ni Jess. Hindi lamang niya inaasahan na yun ang sasabihin nito sa kanya ngayon. After all what happened, ngayon ay narinig niyang humihingi ito ng sorry sa kanya. Mabilis na kinagat ni Jess ang pangilalim nitong labi at saglit na nagbaba ng mukha. Nang sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito sa mga mata, ay mabilis nitong pinunasan yun at muling tinapunan ng tingin si Mabel. You don't have to talk kung ayaw mo lang akong makausap, but please hear me out. Pakinggan mo lang ang mga sasabihin ko sa iyo. Anito sa kanya. Maya-maya ay muli itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I know, I don't deserve your forgiveness dahil sa ginawa ko noon, dahil sa paninira ko sa relasyon niyo ni Hunter. But I only did that dahil sa naramdaman ko para kay Hunter. Nagawa ko lang yun dahil hindi ko matanggap na ikaw ang gusto niya at hindi ako. All my life, Mabel, ni hindi ko naranasan ang ma-reject. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko ng walang kahirap-hirap. Kaya nang malaman kong ang lalaking gusto ko ay may ibang gusto, sobra akong nasaktan. Hindi ko matanggap na hindi ako ang gusto ni Hunter. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at muling pinunasan ang mga luhang naglalandas sa mga pisngi nito. I know you're a nice person. Mabuti kang anak at kapatid. At lalo nang naging mabuti kang kaibigan sa akin. But because of the anger and I was feeling then, hindi ko na inisip ang pagiging magkaibigan natin. Yung pinagsamahan natin, mas pinili ko ang galit na nararamdam ko kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. Pati si Tita Chris ay idinamay ko pa dahil sa kalokohan ko. Bahagya pa itong natawa ng pagak habang patuloy pa rin tumutulo ang mga luha sa mata. Si Mabel naman ay tahimik lamang na nakikinig sa mga sinasabi niya. Kung kanina ay galit din ang nararamdaman niya dahil sa muli nitong pagpapakita sa kanya, ngayon naman ay nararamdaman niyang parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Mataman lamang siyang nakatitig sa lumuluhang dalaga. I'm really sorry, Mabel. Nang dahil sa akin, mahabang panahon ang nasayang na dapat ay magkasama kayo ni Hunter at ng anak ninyo. I'm sorry kasi all those years wala akong ibang pinakinggan kundi ang sarili ko lang.
Wala akong ibang sinunod kundi ang mga gusto ko lang nang dahil doon. Hindi ko na naisip. Hindi lang isang tao ang nasaktan nang dahil sa akin. I know I don't deserve your forgiveness, but I hope mapatawad mo rin ako one day dahil sa naging kasalanan ko sa'yo. I just love Hunter. This is the first time I fell in love. Pero hindi ko naman nakuha ang puso ng lalaking mahal ko. Kaya labis akong nasasaktan. Dahil sa mga sinabi ni Jess sa kanya, napaluha na rin siya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Alam niya at naiintindihan niya ang nararamdaman ng puso nito ngayon. Nararamdaman niya ang mga katagang sinabi nito ngayon sa kanya. Kasi yun din ang unang beses na umiibig siya. Nasaktan din siya nang unang malaman niyang hindi pa rin nakakalimutan ni Hunter ang babaeng unang minalitong si Tinay. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jess sa Eri. Pagkuhay, muling ipinunasan ang mga luha sa pisngi nito. I'm really sorry again, Mabel. Nagsisisi ako ngayon kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yun noon. Jess, sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Bahagya pa nga siyang nangarag dahil sa iyak na pinipigilan niya simula pa kanina. Don't worry, I'm going back to Canada. Kaya hindi mo na makikita rin rito ang pagmumukha ko. Bahagya pa itong tumawa ng pagak. Susubukan ko na kausapin ang dating manager ko. Maybe he can even help me get back to my job. And I promise, hindi na ako babalik dito. Para hindi na rin ako makagulo sa inyo ni Hunter, sa pamilya nyo. Oh Jess, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napatayo na siya sa kanyang pwesto at umikot sa kanyang lamesa. Bigla niyang hinawakan sa mga kamay ang kaibigan upang patayo nito at niyakap niya ng mahigpit. Tuluyan nang napagulhol si Jess at napayakap din sa kanya ng mahigpit. I'm really sorry, Mabel. I'm sorry. Ang paulit-ulit na sinasabi nito. Psst, that's okay. It's okay, Anya. Hinayaan na muna niyang ang kanilang mga sarili na umiyak at ilabas ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Sa mga sandaling yun, nang pareho na silang humupa, ay siya nang kusang kumala sa yakap nilang dalawa ni Jess. Hinawakan niya ang mga kamay nito. I'm really sorry, Mabel. I'm really sorry din, Jess. Hindi ko naman sinasadyang. Yeah, I know. You don't have to explain. Anito at dahilan upang maputol ang iba pang gustong sabihin ni Mabel. I understand now. Hindi mo naman alam na si Hunter ang gusto ko simula pa man. And besides, kahit pa alam mong si Hunter nga ang gusto ko, ikaw naman ang mahal niya. Wala na akong magagawa ron. I just need to accept the truth. Napangiti siya dahil sa mga sinabi ni Jess sa kanya. Marahan niyang pinisil ang mga palad nito. Thank you. Ako ang dapat na mag-thank you sa'yo, Mabel. Ngumiti ito. Thank you dahil napakabuti mong tao. Ang laki ng naging kasalanan ko, pero pinatawad mo pa rin ako. I mean, huminto ito sa pagsasalita. I mean, pinapatawad mo na ba ako? Of course, walang pagdadalawang isip na sagot niya. And we still friends. Nakangiting tumango naman siya. Namimiss kita sa halip ay saad niya. At muling niyakap ang kaibigan. Oh, thank you, Mabel. I miss you too, Bess. Thank you and I'm sorry again. Let's not talk about it. Tapos na yun. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari noon sa Adnia. Marami pa silang napag-usapan ni Jess paulit-ulit. Na humingi sa kanya ng patawad ang dalaga at paulit-ulit din naman niya itong pinatawad. Jess is a nice person. Alam rin niya simula pa man ay may mabuti rin itong puso. Sadyang nilamon lang talaga ito ng galit at selos kaya nito nagawa ang mga bagay na yun noon. Kaya nag-ibang ugali nito at kahit ganun ang nangyari, simula pa man dati, umaasa pa rin siyang sana ay magkaayos muli silang dalawa. At heto nga, humihingi ito ng tawad sa kanya at naramdaman naman niyang nagsisisi nga ito dahil sa mga nangyari kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na patawarin ito. Nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng kwarto nila ng kanyang asawa, ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Maya-maya ay bumukas ang pinto noon at iniluwa ron
ang kanyang kapatid na si Nexie. Kahapon pa ito na roon sa bahay nila mag-asawa. Wala kasing naiiwan kay Subchel dahil mas busy siya ngayon dahil 2 araw na lamang ay kasal na nila ni Hunter. Yeah, sa awa ng Diyos. Pagkatapos ng mahigit isang buwan ay natapos na rin ang preparation nila para sa kanilang kasal, and she's excited for their church wedding. Hindi na nga siya makapaghintay sa 2 araw na yon. Kung pwede nga lang hilain niya ang oras at araw, ginawa na niya. Hindi man ito ang unang beses na ikakasal sila ng kanyang irog, pero ang saya at excitement sa kanyang puso ay ganun pa rin nung ikasal sila sa West. Ate, may bisita ka sa ibaba. Anong Nexie nang pumasok ito sa pinto? Nangunot naman ang kanyang noo. Ha? Sino raw? Tanong niya. Hindi ko kilala eh. Basta ang sabi niya, kaibigan mo raw siya. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig siya sa mukha ng nakakabatang kapatid. Hindi mo tinanong kung sino? Hindi na po ate, at ipinapasok mo sa loob kahit hindi mo siya kilala. Tila bigla siyang nainis sa kanyang kapatid. Sorry na po ate, ang sabi niya kasi matalik daw kayong magkaibigan dati. Tapos kilala rin daw siya ni Kuya Hunter. Napagpapaliwanag naman ni Nexie. Pumuntong hininga na lamang siya ng malalim, saka muling tinapunan ng tingin ang sariling refleksyon sa salamin. Nasa harap kasi siya ng kanyang vanity table at nag-aayos ng kanyang sarili. Magkikita kasi sila ni Handa mamaya-maya. Babain mo na kaya muna doon ang tao ate. Saad pa ni Nexie sa kanya. Wala sa sariling napairap siya sa hangin kasabay ng pagbuntong hininga niya ng malalim. Ewan ba niya kung bakit nagiging ugali na niya lately ang pag-irap sa kausap niya. Dati hindi naman siya ganun, kaya tuloy pati ang kanyang asawa minsan nagtatampo sa kanya. Sinabi pa sa kanya na minsan ni Hunter na parang nagbago raw ang pakikitungo niya rito. Para daw bigla siyang nag-iba at nabawasan ang pagmamahal niya para dito. Nag-alala na nga raw sa kanya ang kanyang asawa dahil baka bigla na lamang siyang umalis at iwanan ulit ito. Pero syempre, tinatawanan lamang niya ang pag-iimot ng kanyang asawa. Diyos na mahabagi naman kasi sa dami ng pinagdaanan nilang problema, kung kailan nabuo na ang pamilya nila, saka naman siya aalis ulit. Hindi niya tuloy maintindihan kung siya ang nag-iiba ng ugali ngayon o ang kanyang mahal na asawa. Mas matampuhin kasi si Hunter ngayon kesa noon. Tumayo siya sa kanyang pwesto. Saglit pa niyang inayos ang suot niyang roba, saka naglakad na palabas ng kanyang silid. Sumunod naman sa kanya si Nexie habang nakangiti ito. Nasa puno ng hagdan pa lamang siya ay kagad niyang nakita sa sala ang isang babae. Nakaupo ito sa sopa habang nakatingin sa direksyon niya at nakangiti ng malapad. Emmy? Gulat na sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Nang namukha niya ito, nilingon niya ang kanyang kapatid. Surprise ate, anang Nexie sa kanya. Hi Mrs. Imperial, mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Emeros nang tumayo na ito sa pwesto nito. God, tuloy-tuloy na kaya ang pagbabago ni Jess sa kanya at ang paghingi nito ng tawad sa kanya ay bukal ba ito sa loob niya? Mabubuntis kayang muli si Mabel? Ito po ang ating aalamin sa mga susunod na kabanata.